Pasabdon ka na ako kay imong mama. Sulod re, lingkod din ha. Nahurot na iyahang budget. Wala ka na palitig cellphone. Nadi, kumusugot. Amina pa mag-istorya tagtarong kay gibayad sa mga panday ang kuan kwarta. Sunod na po kuno kapalitan. Maglugos na ito ani, bisag wala na yung budget. Namuhan to, ko sa bangka ka. Uy, bangka ko. Matukro siya ko. Where's money mo? Mo imong passbook. Uy, di man ako ihatag. Taon mo na ito ni. May budget imong mama. Uy, niya kayo di ko sa tatuwa. Tara lang, nalang buwato na pa yung gabi. Buwato. Mawadaan ko dire, ikaw Jud. Saan mo baganto ni mo dito sa first baling? Di man kagawin do, kay gamay naman lang to, wala naman to. Wala. Taon mo na ngayon na may kwarta sa mama ni mo. Abrihisa, abrihi. Dia abrihi. So, ito na yung mama rin na, Thank you, Mora. Goodbye. Galit na ko. Pero nga, abrihi kay mahulog na. Uloy sulod. Hala. Hala, nabili mo siguro. Hala pa. Hala. Patay. Hala. Pustilan di eh. Imo ma, pwede mo na ni mo yan to ugma sa upo. Kay malakaw man ko. Buang to bayana. Iyo mo Sa mani. Hala, nagtuo ko kay giputos ra ba na dayon diretso nya ga testing-testing ra ba to siya. Kamera ra. Buang kamera ra bang duang third. Loy. Na. Hala, wala di ko'y kalibutan mo na nene sulod. Mani. Ha? Ato, yun saan na ako pag-cellphone na rin, anak. Charger naman eh. Charger na? Huwag mo kay cellphone dito, dito. O, salam. Yes, sir. Diba? Wala rin eh, sulat. Hindi, hindi na Charger. Charger na. Halaka. Okay, balik na ugma dito. Balik na ugma ka rin. Na, tao mo na ron. Terror na po yung abiteror. Wala na. 3, 2, 1 Sayo sa. Yan mga idol, grabe ang nararamdam ang saya sa anak ng isang kababayan nating OFW. Dahil sa surprise na prank na binigay niya sa kanyang anak, na ito ay binigyan niya ng cellphone. Kasi alam naman natin mga idol na ang cellphone ngayon ay isa sa pinaka ginagamit po, especially pag ang ating mga anak ay nag-aaral na, sapagkat modern na po masyado ang ating pong mundo ngayon mga idol. Nandiyan na po sa cellphone na pwede po silang makapag-research ng kanila pong mga topic na ibibigay po ng kanilang mga guro. So, hindi po nagkamali si ma'am
kita beli sa kanyang anak, nabigyan niya ito at grabe ang saya ng kanyang anak nung ma-receive niya ang cellphone. Dahil dumaan pa nga itong mga idol sa isa pong prank na sabi ka mo ng auntie na ito ay naiwan doon, no? Walang laman. Ngunit kayo mga idol ay pinakita na po nila at siyempre nireveal na po nila mga idol na ang cellphone nga po ay nandyan. Kaya sarap isipin mga idol na mayroon po isang nanay na nagsusumikap sa ibang bansa, hahanap po, malahanap buhay, nagtatrabaho para po sa kanyang anak, para mabigyan ng lahat ng pangailangan ng kanyang anak na nandito sa Pilipinas at mapasaya ito. Grabe mga idol. At yan mga idol, kung makikita nyo sa video na yan, pinapasayaw pa siya para bilang pasasalamat ito dahil nakatanggap na siya ng cellphone ng nanay niya. So nahiya po yung anak ni ma'am. Yan nga mga idol, nahiya po ay siya po ay sumayaw na po para ipakita ang kanyang pasasalamat sa kanyang nanay. So mga idol, ito po video na ito ay magbibigay po sa inyo ng inspirasyon na hindi hadlang ang layo. Ang layo po ng isang magulang sa kanyang anak para po ito ay matugunan. Although siya po ay nasa malayo dahil nga po dahil siya ay naghahanap buhay, pero dama pa rin na siya ay nasa malapit sa kanila. Yan mga idol, sana maging silbing aral ito na patulungan tayo mga harap mga idol, magbigay po tayo ng inspirasyon sa ating mga anak at magbigay ng inspirasyon sa ating kapwa. So sana po mga idol, itong inyong video na panood ay nakapagbigay sa inyo ng kaalaman na ang kalayuan o ang long distance relationship ay hindi hadlang para hindi mo maipadama ang iyong pagmamahal sa iyong anak.